Kung malaking issue sa inyo ang mawala ng Wi-Fi connection tuwing brownout, ito ang sagot sa problema nyo. Mapapanatili kasi nitong naka-on ang inyong Wi-Fi router kahit brownout. At hindi lang Wi-Fi router ha, pwede rin i-power nito ang CCTV, i-charge ang cellphone or camera, at marami pang iba. Pero ang tanong kasi, sulit ba talaga ito bilhin? Kaya yan ngayon ang titingnan at titimbangin natin. Okay, kunting unboxing muna tayo. Sa packaging, well done, protected yung item. Ito pala ay mabili natin sa Lazada at Shopee, sa DIY Pinoy Shop. At ang model na ito ay sa kanila mo lang mabibili. Click nyo lang ang link sa video description kung sa tingin nyo, swak ito sa inyo. Nasa description din ang link ng YouTube channel ni DIY Pinoy. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa kanya, bisitahin nyo rin ang kanyang channel at subscribe na rin. Pero bago kayo pumunta sa mga link, panoorin nyo muna ang video para alam nyo anong ma-expect nyo pag gumamit kayo nito. So ito ay mini DC UPS or uninterruptible power supply. At ang model nito ay POE-930P-LFP at 24,000 mAh ang capacity ng battery nito. At ito may tatak ng ISO 9001 at ISO 14001. Ibig sabihin nito ay pumasa ang company na gumawa nito sa global standard. 9001 ay sa quality management system at ang 14001 ay sa environmental management system. Andito nakasulat yung mga protection ng unit. Electrical leakage, short circuit, overvoltage, overcharging. Itong dalawa, hindi ako sure anong ibig sabihin. Chip for intellectual protection at high conversion rate. Kung alam nyo ano talaga ibig sabihin nito, paki-comment na lang below. Dito sa likod ay application at specification ng unit. Ito ulit yung model. Rated working voltage, so auto volts ito. Kahit saang bansa, pwede mong gamitin. Kasi 100 to 240 volts at 50 to 60 hertz na ang working voltage at frequency. Maximum output ay 18 watts. So ito yung mga available na output interface. May 9 volts DC, 12 volts DC, 5 volts, 1 ampere at 2 amperes, 24 volts para sa PoE or power over Ethernet. And apat na 6,000 mAh na LiFePO4 battery. So pangmatagalan ang battery nito. Net weight ay 0.9 kg. Then sa loob ay user manual, guarantee certificate. Bali may 1 year warranty ito as per DIY Pinoy Shop. At yun nga, sa kanila mo lang mabibili ang model na ito. Then ito na yung unit mismo. At itong AC power cable. At itong para sa DC output na pang 12 volts or 9 volts para Wi-Fi router. And ito lang naman ang laman ng box. Dito sa taas ng unit, nandito yung power button, battery charge indicator, status settings at output. Hindi kasi pwede sabay ang 12 volts at 9 volts. Need mo i-select dito. Itong iba, USB at itong Type-C, constant na ito. Itong 9 at 12 volts lang dapat mong i-select. Kaya dapat tingnan nyo muna kung ano ang working voltage ng isaksak nyo dito, dahil kapag naka 12 volt setting ito at sinalpak nyo yung pang 9 volts lang, masisira yon. So yan ang isa sa importanteng tingnan nyo kapag gumamit kayo nito. So ito, isa-charge muna natin ang unit para ma-full charge na pag testing natin. Makikita nyo, naka-full charge na ang indicator, pero meron pang pumapasok na kuryente. So hindi pa talaga ito full charge. Babalikan ko na lang ito. Okay, ito na. Magdamag na na naka-charge ang unit. Full charge na dahil wala na ang nag-indicate sa current. Although may consumption pa na 1 watt mahigit, pero sa tingin ko normal lang ito na may maliit na consumption. Mamaya, compare natin kung ilan talaga ang madagdag or mabawas sa consumption kapag meron ito at wala. Baka mamaya, instead makatulong, makadagdag lang ito sa bayarin natin sa kuryente. So, proceed na tayo sa unang test. As per specification, ang maximum kaya nitong UPS ay 18 watts. So, tingnan natin kung anong mangyari kung mag-load tayo ng more than 18 watts. Uusok ba? O kaya masira? Or mag-trip lang? So, isimulate ko dito ang load para makita talaga natin anong mangyari. Dito natin isaksak sa 12 volts outlet kasi kadalasan ng Wi-Fi router ay 12 volts ang kailangan na power supply. I-on lang natin. Initial setting ng load ko ay 1.5 amperes at i-increase ko na lang pakunti-kunti. Now, i-on na natin ang load. Pansinin nyo, tataas itong power. So, ayan, nasa
18.5 watts ang load ngayon ng UPS. Nasa 1.5 amperes. Okay, walang nangyari. Steady lang. Ngayon, dagdagan natin ng kunti ang load. Okay, nasa 1.6 amperes na ang settings natin. At pansin ninyo, nasa 19.8 watts na ang load. Ayun. Ayun, namatay ang UPS. Napiblink ang battery indicator. Ibig sabihin, nag-trip. So, may safety protection trip. So, kahit masaksakan mo ng mas mataas na load, hindi masira ang unit. Mag-trip lang. So, maganda for safety. Pero, ilang oras kaya ito tatagal kapag gamitin sa Wi-Fi router at sa CCTV? Yan ang sunod nating tingnan. Okay, sa actual duration test, first, pinagsama ko itong Wi-Fi at CCTV. Umabot sa 9 hours and 56 minutes bago nag-off ang unit. Bali, itong CCTV ko ay may auto tracking. So, may motor sa loob na nagkukonsumo din ng kuryente. Then, sa Wi-Fi router lang na solo nakalagay, first test ko, kumpleto kami sa bahay, walang pasok yung mga bata, kaya maraming kakonek sa router. Umabot sa 12 hours and 19 minutes. Then, sa second test ko, may pasok na yung mga bata, so konti na lang ang nakakonek sa Wi-Fi. Umabot naman sa 12 hours and 41 minutes. By the way, yung duration pala ay depende sa consumption ng unit. Mas maliit ang consumption ng router nyo, then mas matagal din malubat. Ngayon, sa charging naman ito, from total shutdown hanggang ma-full charge, at nakakabit din yung itong router ko, ay na-full charge ito in 11 hours. Unang nag-indicate na full charge na dito, 100%. Pero kung dito lang ako titingin sa charge indicator, mga 10 hours, nag-steady green na ang 100%. Pero sa meter ko kasi may pumapasok pa rin na kuryente. Ibig sabihin, nagkakarga pa. At bumagsak lang ito sa normal power after 11 hours. At ito kapag brownout, tuloy-tuloy lang ang output. At walang corrupt during taking over ng UPS. Kaya hindi na mamatay yung Wi-Fi router or CCTV or kung ano man yung load na sinuplayan nito. Ito, isimulate ko lang ang ilaw as load natin para kita nyo kaagad. So, normal setup, ganito, naka-plug ang UPS at ang load natin sa ngayon ay itong ilaw. At kapag nawala ng kuryente, pansin ninyo ang ilaw kapag bunutin natin ang plug, parang walang nangyari. Hindi man lang kumurap ang load natin. Ngayon, ito, importante na dapat nyo ring malaman. Napansin ko kasi during usage ng unit, tumataas ng konti ang consumption na nag-register dito sa power meter ko. At nakikita ko rin na kahit walang load ang UPS, may 1.6 to 1.7 watts din na consumption. At na-observe ko rin na kung isaksa ko yung router lang mismo dito, ang consumption ay nasa 6.5 lang average. At kapag dito ko na ikakabit yung router, at ito naman ikakabit ko dito, at kahit full charge na ang battery ay nag-register na ang consumption ng 7.5 to 9 watts. So, sa observation ko, nasa 1.5 to 1.7 watts additional consumption para dito sa unit. So, nasa around 1 kilowatt mahigit per month ang magiging additional consumption nyo kapag gumamit kayo nito. Sa amin dito, nasa 11 pesos ang rate ng 1 kilowatt last month. Pero what is 11 pesos na dagdag compare sa binigay na convenience naman sa inyo nito? Kaya kung lugar nyo ay maya-maya na lang yung brownout, bagay sa inyo ito. Ngayon, kung tulad dito sa amin na hindi naman madalas yung brownout at ina-announce naman nila usually tuwing Sunday or Saturday, I think ang the best option ay hindi ko always i-plug ang unit at gamitin ko na lang during brownout. At i-charge ko lang ito at least once a month. Ang disadvantage lang, mamamatay for a while ang router. At kung makalimutan i-charge ang UPS, wala ka rin magamit. Kaya kung hindi mo always i-plug, i-charge mo once a month. Sa instruction manual, sinasabi, at least i-charge mo once every 3 months kapag hindi mo gamitin. So, mas tipid yun kapag ganun. Ngayon, kung sa CCTV mo naman gamitin, dapat nakakabit na palagi dito ang CCTV. Kahit madagdagan pa ng kunti ang consumption, mas okay pa rin. Kasi tuloy-tuloy naman ang recording ng CCTV in case biglang may brownout. Kaya kung wala kayong solar, mas okay kung mayroon kayong ganito. Pero, nasa sa inyo na lang kung palagi nyo bang i-plug para ready all the time or standby lang pang brownout. At make sure lang na always naka fully charged ang UPS.
By the way, congratulations sa mga nanalo sa pag-ibawi natin sa last video. Random comment picker ang pinapili natin. First 5 ay mananalo ng rechargeable light and second to the last na mapili ay power bank. At yung last na mapili ay mananalo ng solar floodlight. At ang limang nanalo ng rechargeable light ay sina Restituto Manzano, Guy Lawrence Villarao, Romeo Espirito, Rodrigo Medrano, and My ESP 2181. Sila po yung napili ng random comment picker. Yung ibang napili sana ng comment picker ay disqualified kasi as per sa sinabi ko sa video na first i-comment muna kung anong aspect ang inyong unang titingnan sa pagbili ng solar light. Then, sa last ay isulat ang solar light. So yung mga nag-skip ng video, solar light lang ang nasulat nila. Ang nanalo naman ng power bank ay si Jerlyn Movers 18 at ang nanalo ng floodlight ay si Alex Paruni 949 ng Camarino Sur. Ayan, congratulations. Pero magpaparaffle ulit ako ng isa pang power bank dahil ang nanalo ng power bank ay pinsan ko pala. And in fairness naman sa kanya, hindi ko naman siya pwedeng i-disqualify dahil tama naman yung comment niya at subscribers ko din. So yung mga nag-comment sa last video, kasama pa kayo, basta qualified yung comment niyo, may pag-asa pa kayong manalo ng power bank. I-announce ko ang winner sa next video. At kayo naman nanonood ngayon, meron din akong pamigay ngayon na rechargeable light. Comment na kayo, ano sa tingin niyo, worth it ba o hindi sa inyo ang mini DC UPS. Lagyan niyo lang ng UPS ang comment niyo dito at yun ang magiging keyword natin. Sa next video pa rin ang announcement sa swerteng mapili. Free shipping po yun ha, wala kayong babayaran kahit piso. At random comment taker pa rin ang aking gagamitin sa pagpili. Yung mga winners na hindi mag-reply sa akin, ipaparaffle ko ulit yung napanalunan nila sa next video. So see you sa next video.